ako talaga, ayun, matindi talaga ako. Yung matindi ako pag, lalo na yung mga kriminal. Minsan, binigyan ako ni, namatay na yon, Colonel Ariola, yung ang nagpalit kay Lorenzana dito sa 75th Battalion, Ranger Regiment. So, one day, pumunta sa bahay, very early, sabi niya, Mayor, may encounter kahapon. Minarecover kami na carbine. May mahilig ko sa baril eh. Ano ito? Parang bago. Talagang bago pa. Green. Yung green pa yung balot. Sabi ko, salamat ha. So, yun na yan. Tapos yung asawa ko, yung unang asawa ko, si Merman, pati si Inday, 16 years old pa yan, paalis sila. In my excitement, sabi ko, nene, nene, mag-toothbrush lang ako, tapos mag-ilamos. Wala nang ligo-ligo. Wala, buwantang judurat, diritso. Sabi ko, hatid ninyo ako sa barracks. Barracks ang tawag namin yung, kasi sundalo yan noon eh. Pagdating ko, tumindig yun si Abaday, yung chief of police. Oh, Mayor. Sabi ko, may binigyan ako ng army ng ano, para hindi ako ma-illegal possession. Isihan mo ako ng galing sa opisina ninyo, sa property, na inyo to, tapos, ano, mission, memorandum receipt, and mission order, para madala ko sa labas. Ano, puna ako doon. Dumating itong mga polis na buang, kasi sabi ko, may tao noon na yung over-over, no, yung ano pa, ang mga babae niyan, it was fashion na, it was divo at that time na mayroon kang ganon. Fad yun eh. Pero may isang mga gago dito, lapitan yung babae tapos sabihin, pwede mahiram sandali kasi may hood up dyan, tawagan lang namin si Mayor. Gamitin nila yung pangalan ko. So, ang tao, maano ka agad? Oh, si Mayor. Di ibigay, itakbo na. Tatlong beses na. Di sinabihan ko yung police dyan. Tang ina sabi ko, pag hindi niya nahuli, bantay ko sa akin. I'll give you 24 hours. So, ganon ang takbo ng events. So, tamaya, yung police nakahuli, dumating. Sabi niya, Mayor, nahuli na namin yung magnanakaw ng radyo. Gusto mo, dalhin namin dito? Kaya, bugin ko yung putang inang yan. Sabi ko, maraming media dito magdatingan. Doon lang sa 431st building, ito yung sa Army noon, PC. Police na ngayon yan, quarter. Kaya, puntahan ko lang. Sabi ko, di ba, baski dyan sa likod mo yun? Sabi ko, hindi. Umaya, yun ang usapan. Dito mga polis, mga babae, lapit maraming pinipirma yung chief of police. Maya, bigla lang nung, may, dito sa, nakaupo ako dito, nakatalikod. Sabi niya ba, ni Abaday, sa atang yan, Abaday, yun, yun, sarap patayin, patay na eh. Sabi, oh yan o, ano, yun lang sinabi niya, oh yan. Nakita ko butas yung t-shirt, nakatsinilas, ang kukup, kadumi pa ng yawa. Tumindig ako. Tingnan, tumindig ako. Nag-iba na ang mukha ko. Sabi ko, putang ina ka. Ibisi siya doon sa mga dalawang policewoman. Hindi nila napansin yung drama, evolving na drama. Putang ina ko. Bas. Paglabas, di mo pepe parang concert doon na harap ng, yun ang standby ng polis, parang nipahat. May bambo. Para lang, parang waiting room doon, mga polis. Paglabas, sabi ko, lika. Putang ina ka. Ilan ang radyo nanakaw mo. So, pinas ang dito, barilin kita dito.
ang sagot niya, Mayor, tatlo mo lang yung hindi ma-account. Ako na? Account ko pa yung putang ina ka. Batuta! Sabi ng polis, Sir, bawal ng batuta ngayon. Putang ina. Yung mga polis, may kawa. Siyempre, kawa ng mga... Nag-chip in yan sila ng ulam, gulay, gano'n. May perasong karne. Kawa naman talaga ako sa kanya. Sabi ko, pumunta ako noon sa kanya. Eh, may bambu na ka gano'n. Kinuha ko yung firewood na hindi pa na sunog lahat. Pero may polis dyan, apat ha. Pati yung polis ko na driver, si Sunny. Bigla kayo yung kamay mo dyan. Wala pa rin nagsabi na, Mayor, ano gawin mo? Paglagay ng kamay, putang ina, bang! Yung tatlong kukugutong umalo siya. Tapos nagtindigan ng mga polis, Sir, bakit Sir? Yung driver ko, ginanon ako. Ganun lang, Sir, asuna, Sir. Sabi ko, hindi ba ito yung magdanako ng radyo? Siya hindi, Sir, yung property officer namin. Nababas ka ninyo siya, wala, retire ha? Putang ina ka. Di account ka pa, hindi mo account. Let's say ka, what na, dami ang kamay mo dyan. Eh, talagang todo na. Nakita ko talaga yung kuko na tumindig. Sabi niya, Sir, si Kanyos, yan ang property officer namin. Putang ina ka. Let's say ka di, umalik ka. Sabi ko yung papel. Yung serial number, iniwan ko sa babae, karakara ka. Gawaan mo ako dyan, kunin ko ngayong hapon. Sabi ko, oh, please sir, ito siya, ano ito sa kanyo sir? Ganun na yan. Gago yan. Pwede yan, sabi ko, sir, bakit mo ako? Sabi ko, ikaw kayong mga polis, upturuhin kayo. Pwede niya ako binigyos. Sabi niya, sir, masama na kasi ang mukha mo eh. Akala namin may kasalanan rin talaga si Kanyos. Mas bagay, sabi niya hindi niya ma-account tatlong radyo. Ayun. Ganun. Yun, polis yun ha. Hindi kriminal yun. Isipin mo yung kriminal. Tapos naawa ako. One week after, kita ko mo, nakasiminto. Sabi ko, oh, Kanyos, tarantado ka pala. Sir, sorry talaga, sir. Kasi akala ko nung tanong ka nung na hindi na turn over ng mga, alam mo, gagawin yung mga polis. Pag matransfer yan, dala-dala nila yung isa. Ganon yan, polis. Pulis pa iyo. Kaya kita ko, sabi ko sa driver ko, sir, itong gago sa may ito nakatira. So malayo yan, sir, sa boundary ng Davao City pa, Panabo. Binilihan ko na lang ako, bilihan mo na ng motor para pambawi. Wala ng kamay, nagkaganoon na. Ang gago namang Kanyos, siyempre, napahiya siya na budyakan siya. Ikot-ikot siya doon sa barracks. Napalo nga, pero tingnan mo naman. Ang polis, ang love-hate kami ng polis. Paglabas ko sa barracks, may apat na mga gago talaga yung mga pulis. Nakaganon. Sir, hampasin mo ang kamay namin, sir. Fantastic.
Yan ang buhay ng mayor.